Sa nakalipas na 30 taon, ang pinakamakapangyarihang mga radio telescope sa mundo ay patuloy na sinusuri ang kalangitan sa paghahanap ng mga signal mula sa mga alien na sibilisasyon. Ang proyektong ito ay tinatawag na SETI, na nangangahulugang Search for Extraterrestrial Intelligence. Isang gabi, sa kanilang laboratorio sa Utah, inilagay ang batang si SIL sa isang silid upang patayin gamit ang cyanide gas habang pinapanood siya ng pinuno ng proyekto na si Xavier, na may mga luha sa kanyang mga mata at isang mahina at palihim na paghingi ng tawad. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni SIL at binasag niya ang salamin upang makatakas. Mabilis siya kaya't hindi siya mahabol ng mga gwardiya at nagawa niyang tumalon sa isang tren habang ito'y umaandar pa. Doon, nagkaroon siya ng mga pangitain ng isang kakaibang halimaw at nang subukan siyang lapitan ng isang pulubi, itinulak niya ito ng sobrang lakas na ikinamatay ng lalaki. Hindi ito ininda ni SIL at kinuha pa niya ang mga damit ng lalaki upang itago ang suot niyang gown mula sa laboratorio. Pagdating ng tren sa isang istasyon, bumaba si SIL at naglibot sa tindahan ng istasyon upang matutunan kung paano gumagana ang kapitalismo. Pagkatapos, nagnakaw siya ng bag mula sa mga bagahe ng isang lalaki at bumalik sa ibang tren. Sa pagkakataong ito sa isang pampasaherong bagon, pumunta siya sa dining area upang magnakaw ng pera at sa kusina. Nagnakaw siya ng maraming pagkain at mga gamit na kasya sa bag, at nagtatago tuwing may naririnig siyang dumarating. Ngayon na may mga gamit na siya, umupo siya sa isang cabin kung saan siya kumain at nanood ng maliit na TV na natagpuan niya sa bag. Parang ngayon lang niya ito nagawa, nang dumating ang konduktor upang tanungin siya ng tiket. Hindi nag-abala ang babae na ibenta sa kanya ang isa, at tumango lamang si SIL sa lahat ng mga tanong para makasabay. Ginugol ni SIL ang buong biyahe sa pagkain ng marami, ngunit nahihirapan siyang matulog dahil sa mga bangungot. Napansin din niyang may mga kakaibang pauso sa ilalim ng kanyang balat at biglang may tumubong mga galame mula sa kanyang katawan. Nang bumalik ang konduktor upang muling tingnan siya, nakita nito ang isang pangit na kakunsakisame at kaagad na napatay. Samantala, si Xavier at ang kanyang mga gwardiya ay natagpuan ng napatay na pulubi at napagtantong maaaring kahit saan na si SIL. Hindi sila maaaring humingi ng tulong sa pulisya nang hindi nagtatanong ng mga kakaibang tanong. Kaya't nagpasya silang magbuo ng isang espesyal na pangkat. Nariyan si Dan, isang empath na nakakaramdam ng presensya at emosyon. Si Stephen, isang doktor mula sa Harvard's Anthropology Department na eksperto sa cross-cultural behavior. Si Laura, isang molecular biologist. At si Preston, isang freelancer na nagsasaayos ng mga problema ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtugis sa mga natitirang dulo. Pinunong ni Xavier ang pangkat sa kanyang opisina upang ibigay ang buong kwento ng nangyari pagkatapos ng 30 taon ng pagpapadala ng mga mensahe sa kalawakan. Sa wakas ay nakatanggap ang SETI project ng tugon mula sa isang alien. Ang mensaheng ito ay isang bagong sequence ng DNA na may kasamang mabubuting tagubilin kung paano ito ipagsama sa atin. Ininject nila ang sequence na ito sa 100 human ova, at ang nag-iisang nabuhay ay tinawag nilang SIL, na lamaking batang babae sa loob lamang ng isang buwan. Inilagay nila siya sa isang kulungan at ibinukod para sa kaligtasan. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot at may mga misteryosong bukol na lumitaw sa ilalim ng kanyang balat. Nangyari yun ang kanselahin ng proyekto at nagdesisyon na patayin si SIL. Ngunit nakatakas siya, at ngayon ang misyon ng pangkat ay hanapin at patayin siya. Bumalik kay SIL. Pagkatapos patayin ng konduktor, lumabas siya mula sa cocoon bilang isang ganap na babae. Suot ang damit ng konduktor at fanny pack. Bumabas siya sa Los Angeles, kung saan hindi siya makapagpigil na titigan ng mga bata sa kalye. Pagkatapos ng kaunting pamimili, kabilang ang pagbili ng magarang damit, nag-check-in si SIL sa isang motel, kung saan siya nanood ng higit pang TV at natutunan ang tungkol sa mga bagay tulad ng hair dye, mga adult movies, at ang isang kamakailang lindol sa lugar. Samantala, tinawag ang team upang tingnan ang katawan ng konduktor, at naramdaman ni Dan na natakot si SIL ngunit wala siyang pagsisisi. Ipinunto ni Laura na ang lahat ng pagkain niya ay maaaring para mag-imbak ng mga calorie para sa isang bagay, at kinilala ni Stephen ang mga nakakadiring substansya sa kisame bilang isang kakun, na nagpaalam sa kanila tungkol sa pagbabago ng katawan ni SIL. Inutusan din ni Preston ang mga gwardiya na bantayan ang sinumang gumagamit ng credit card ng konduktor, dahil mukhang kinuha ni SIL ang kanyang mga gamit. Agad na nagtungo ang team sa Los Angeles dahil yon ang huling hintuan ng tren, at nag-check-in sa isang hotel habang inutusan ni Xavier ang kanyang mga mananaliksik na dalhin ng laboratorio doon dahil may ideya si Laura. Gusto niyang palakihin ang isa pang alien, sa pagkakataong ito nang hindi ito pinaghalo sa human DNA para mapag-aralan nila ang mga kahinaan ng nilalang. Kapag naayos na ang laboratorio, sinimulan ni Laura ang pagtatrabaho gamit ang alien DNA, ngunit nasira ang camera sa kalagitnaan ng eksperimento. Nagdesisyon siyang palitan ng camera mismo kasama si Preston, ngunit habang ginagawa nila ito, biglang naaktiba ang alien DNA at nagsimulang lumaki ng mabilis. Kailangan nilang isara ang kahon bago makatakas ang nilalang, ngunit sa kanilang pagmamadali, nawalan sila ng isang bolt at nagsimula nang lumabas ang nilalang. Tumanggi si Xavier na buksan ng pinto dahil sa posibilidad ng kontaminasyon, at ayon sa protocol, kailangan niyang sunugin ang silid at lahat ng nasa loob nito, habang inaatake ni Laura at Preston ang nilalang upang itulak ito pabalik. Tinulak ng natitirang team si Xavier upang mabuksan ang pinto at mailabas ang kanilang mga kasamahan bago masunog ang buong silid. Sa gabi, nagbihis si SIL ng mas casual na damit at tinanong ang receptionist ng motel kung saan makakahanap ng mabuting lalaki. Sinabi ng lalaki ang tungkol sa malapit na club at hiningi ang credit card para sa mga incidental ng kwarto, at dahil gamit ni SIL ang card ng konduktor, agad na nalaman ng team ang kanyang kinaroroonan. Sa club, sinubukan ni SIL na lapitan ng isang lalaki ngunit naunahan siya ng isang babae. Dahil dito, sinundan ni SIL ang babae sa banyo at pinatay siya sa cubicle.
Pagkatapos, naghanap siya ng isa pang lalaki at natagpuan si Robbie, na masayang isinama siya pauwi. Nang sinubukan ni Robbie na makipagtalik sa kanya, nagbago ang isip ni SIL dahil may nadama siyang kakaiba sa katawan ng lalaki. Ngunit dahil ayaw siyang pakawala ni Robbie, pinatay siya ni SIL dahil pinilit siya nito. Dumating ang team sa motel at kinuha ang mga security tape upang ipadala sa laboratorio. At sinabi ng receptionist sa kanila ang tungkol sa club. Pagdating nila sa club, natagpuan nila ang bangkay sa banyo. At naalala ng bouncer na umalis si SIL kasama ang isa sa mga regular na customer. Kaya't hinanap ng team si Robbie. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa bahay ni Robbie, bangkay na lang ang kanilang natagpuan. Napansin ni Laura na sinusubukan ni SIL na makipag-partner, ngunit nagbago ang isip niya dahil napagtanto niyang hindi angkop si Robbie. Ang paghahanap ng gamot sa banyo ay nagpapakita sa kanila na si Robbie ay diabetic, na nangangahulugang nakakakita si SIL ng genetic na pinsala sa mga potensyal na kapareha. Samantala, ninakaw ni SIL ang kotse ni Robbie, ngunit ang team at ang pulisya ay naruroon sa paligid ng motel at club kaya't siya ay umalis. Ginugol niya ang gabi sa pagtulog sa kotse at nagkaroon ng mas maraming bangungot. At sa umaga, nagmaneho siya hanggang sa maubusan ng gasolina ang kotse sa Santa Monica. Habang tumatawid siya sa kalsada, hindi siya napansin ng isa pang driver at aksidenteng nabangga siya. Ngunit agad siyang tinulungan ng isang saksi na nagngangalang John at dinala siya sa ospital. Habang ini-check-in siya ni John at binayaran ng mga gastusin gamit ang kanyang card dahil nais niyang tumulong, tiningnan ng doktor si SIL at namangha kung gaano kabilis siyang gumaling. Napansin din ng doktor ang mga pulso sa kanyang likod, kaya't nagpa siya si SIL na umalis bago pa matuklasan ang kanyang lihim. Habang palabas siya, nabangga niya si John, na nag-alala at nanatili sa ospital upang malaman kung nakaligtas siya sa aksidente. Nakita ni SIL na mabuti at malusog si John at hiniling niya rito na isama siya pauwi sa bahay ni John. Naghanda siya ng hapunan para sa kanila at nag-selfie kasama si SIL. Ngunit masyado siyang minipin kaya't agad niyang hinayla si John papunta sa jacuzzi. Balik sa team, nagawa nilang pahusayin ng security tape. Hindi pa rin malinaw ang mukha ni SIL. Ngunit napansin nilang nasa kanyang prime na siya. Ibig sabihin, maaari siyang makahanap ng mga lalaki na maaaring magbuntis ng 12 ng kababaihan ng sabay-sabay. Malinaw na may kinalaman sila sa isang predatory species dito at maaaring magdulot ito ng pagkalipol ng lahi ng tao. Natagpuan ng pulisya ang kotse ni Robbie at nagtungo ang team sa Santa Monica, kung saan nakatanggap din sila ng tawag mula sa doktor na nakakita ng kakaibang bagay sa blood sample ni SIL. Sa ospital, nahanap nila ang impormasyon ng card ni John at nagmamadaling pumunta sa bahay niya. Narinig ni SIL ang kanilang pagdating at nagpasya siyang itulak si John sa ilalim ng tubig upang patayin ito. Pagkatapos ay nagtago siya sa mga palumpong. Kaya nang makarating ang team sa labas, huli na ang lahat. Walang silbi ang selfie na kinuha ni John dahil gumalaw si SIL. Kaya wala pa rin silang malinaw na mukha na mahahanap dahil wala silang magagawa ngayong gabi. Nagpasya ang team na bumalik sa hotel at magpahinga. Iniisip na maaari silang magbantay sa club kinabukasan. Samantala, nakatakas na si SIL sa bahay at ninakaw ang kotse ng isang random na babae na ginamit niya upang bumalik sa bahay ni John. Sakto sa oras na palis na ang team, nabasa niya ang mga labi ni Xavier at nalaman na pupunta sila sa club. Matapos malaman ang kinaroroonan ng team, pumunta si SIL upang manatili sa bahay ng babaeng ninakawan niya ng kotse, na ngayon ay nakatali sa kama. Muling nagkaroon ng bangungot si SIL habang natutulog, at sa pagkakataong ito, nakita niya ang sarili na kasama si Preston. Kinaumagahan, nagpasya siyang gumawa ng plano upang mawala ang team sa kanyang likuran. Una, pinutol niya ang kanyang daliri dahil kaya niyang magpatubo ng bago. Pagkatapos ay pinutol din niya ang isang daliri ng babae at itinapon nito sa basurahan. Pagkatapos, pumunta siya sa gasolinahan at pinuno ng gasolina ang ilang mga lalagyan bago pinag-aralan ang lugar upang makahanap ng gusaling may mataas na boltahe na transformer. Sa gabi, nagbantay ang team sa club, ngunit walang nangyari hanggang lumabas si Dan para magpahangin. Lumitaw si SIL sa harapan niya ng ilang segundo bago tumakbo at sumakay sa kotse kung saan nakakulong ang babae at ang mga lalagyan ng gasolina. Hinabol siya ng team palabas ng bayan ngunit bahagi ito ng plano ni SIL. Itinulak niya ang kotse patungo sa gusaling may transformer at tumalon bago ito bumangga. Isang malaking pagsabog ang tumupok sa buong sasakyan habang si SIL ay tumakas sa isa pang kotse na iniwan niya sa malapit. Ang katawan ng babaeng kinidnap ay labis na nasunog, ngunit inakala ng team na si SIL yon dahil sa daliri na natagpuan nila sa pinto. Habang bumalik si SIL sa bahay ng babae upang magkulay at magupit ng buhok, lumabas ang team upang magdiwang at maginom. Dumating din si SIL sa bar ng hotel at sa banyo, nabangga niya si Laura. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang humiram ng pabango. Pagkatapos, sinabi ni Laura sa mga kasama na babalik na siya sa kanyang kwarto dahil pagod na siya, at sinundan siya ni Preston nang hikayatin siya ni Dan at Stephen, na nagsasabing halatang gusto siya ni Laura. Sa elevator, nakatagpo ni Preston si SIL at napansin ang kanyang pabango, at bumaba si SIL sa parehong palapag na tinutuluyan ni Preston, na malinaw na may intensyong gawing susunod na ama ng kanyang anak si Preston. Gayunpaman, nang lapitan niya ang silid, narinig niya si Preston na kasama si Laura. Matapos nakawin ang susi ng katulong, pumasok si SIL sa kwarto sa tabi ng masayang magkapareha at nakinig sa kanilang ginagawa habang nagkaroon ng higit pang mga bisyon. Samantala, sinubukan ni Stephen na manligaw sa ilang mga babae sa bar ngunit tinanggihan siya, kaya nagdesisyon siyang magpahinga na para sa gabi. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, natagpuan niya si SIL doon, at hindi niya ito tinanong nang hilahin siya ni SIL patungo sa kama dahil palagi siyang naging isang nerd na malas sa ganitong mga bagay at ito na ang kanyang pagkakataon. Habang kinukuha ni SIL ang binhi ni Stephen, nagkaroon siya ng kakaibang mga bisyon na naging dahilan upang maramdaman ni Dan na naroon si SIL. Lumapit si Dan sa silid ni Stephen at naramdaman ang masamang presensya ni SIL, kaya tinawag niya sina Laura at Preston upang tumulong. Samantala,
Tapos na si S.I.L. kay Stephen at naramdaman na niyang may buhay na sa kanyang sinapupunan. Nang malaman ito ni Stephen, natakot siya, ngunit pinatay siya ni S.I.L. bago pa siya makasigaw. Sa oras na dumating ang team, nag-morph si S.I.L. sa kanyang buong alien na anyo at tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa pader. Sinundan nila si S.I.L. pababa sa paradahan, kung saan nadiskubre nilang nagawa pa niyang makadaan sa isang bakal na pinto. Matapos kunin ang ilang sandata mula sa kotse ni Preston, kasama na ang mga flamethrower, pumasok sila sa tunnel na dinaanan ni S.I.L., kung saan nakita nilang patay ang maintenance guy. Natagpuan din nilang bukas ang manhole ng hotel, na nangangahulugang tumakas si S.I.L. sa mga imbornal. Pumasok ang team sa mga imbornal na si Preston ang nasa unahan. Laging inya-activate ang flamethrower bago lumiko sa anumang sulok bilang pag-iingat. Nababahala si Dan dahil hindi niya maramdaman kung saan nagpunta si S.I.L., kaya't naghiwalay ang team, na napatunay ang isang masamang desisyon. Lumalabas na nagtatago si S.I.L. sa ilalim ng tubig, kaya nang maiwang mag-isa si Xavier, inatake siya ni S.I.L. at pinatay bago tumakas sa pamamagitan ng butas sa pader na dulot ng kamakailang lindol. Nang makalabas na si S.I.L. mula sa tubig, naramdaman ni Dan ang kanyang presensya, at ang natitirang tatlo ay pumasok din sa butas upang makarating sa isang kuweba, kung saan hindi nila alam na nanggang anak na si S.I.L. ng isang batang lalaki na kumakain ng mga daga. Ang ilalim ng kuweba ay puno ng langis, at muli silang naghiwalay upang masakop ang mas malaking lugar. Pag-akyat sa ilang mga bato, natagpuan ni Dan ang batang lalaki at sinubukang maging mahinahon, ngunit inatake siya ng bata, na naging sanhi ng pagkahulog niya. Sinubukan ni Laura na tulungan si Dan ngunit nadulas siya at nahulog sa balon ng langis. Tapos nang mag-morph ang bata sa kanyang alien na anyo at muli niyang inatake si Dan, ngunit nasunog siya ni Dan gamit ang flamethrower habang si Dan ay nadulas din at napabitin sa gilid ng mga bato. Ang bata ay nahulog din sa balon ng langis, na nagpasimula ng malaking apoy malapit kay Laura. Dahil sa takot, nagkaroon si Laura ng lakas na umakyat mula sa balon at pumunta kay Dan habang nakikipaglaban si Preston kay S.I.L., na lumabas matapos marinig ang iyak ng kanyang namamatay na anak. Isang tentacle ni S.I.L. ang hamuli kay Preston at sinubukang sakalin siya, ngunit ginamit ni Preston ang kutsilyo upang putulin ang tentacle at palayain ang sarili. Pagkatapos, kinuha ni Preston ang kanyang baril at binaril si S.I.L. hanggang sa mahulog siya mula sa gilid at mapasama sa apoy ng langis. Pagkatapos, tumakbo sina Preston at Laura upang tulungan si Dan, ngunit hinahawakan ni S.I.L. ang kanyang mga binti at hinihila siya pababa, kaya't nagmadali si Preston na i-load ang kanyang shotgun at pinasabog ang ulo ni S.I.L. Matapos matulungan si Dan na makabangon, iniwan ng tatlo ang mga imbornal. Masaya na sa wakas ay tapos na ang lahat. Hindi nila alam, isa sa mga daga sa kuweba ang kumakain sa naputol na tentacle ni Preston at nagsimulang mag-morph hanggang sa lumaki ito ng sariling tentacle na ginamit upang patayin ang iba pang mga daga.